Hinayaan ng batang milyonaryo ang pulubing babae at anak nito na manirahan sa kanyang garahe. Si Alejandro Montero ay isang 30 taong gulang na milyonaryo na nagmana ng napakalaking yaman sa kanyang magulang na kapwa namatay sa isang malalang trahedya na naganap nung siya'y nasa 20 anyos pa lamang. Sa kabila ng kanyang yaman at impluensya sa ngayon ay hindi pa rin maiwasan ni Alejandro na makadama ng kakulangan sa kanyang sarili. Naninirahan siya sa isang magarang mansyon sa labas ng syudad, napapaligiran ng mga taga-silbi at karangyaan, pero waring wala pa rin pumupuno sa nararamdaman niyang kakulangan sa kanyang puso. Isang araw, habang minamaneho ang kanyang sports car sa kalsada ng syudad, ay napansin ni Alejandro ang isang pulubing babae na waring may hinahanap sa isang basurahan. Mukhang nangihina na ito at labis nang napapagod. Si Alejandro ay agad nakadama ng awa, kaya't agad niyang pinarada ang kanyang sasakyan para mapuntahan ang matandang babae. Ma'am, may tutulong ba ako sa inyo? Marahang tanong ni Alejandro at tiningnan naman siya ng matanda nang may pagkasurpresa. May bagay sa mata ni Alejandro na waring nagsasabi sa matanda na dapat niya itong pagkatiwalaan. Ako si Esperanza. May ilang buwan na akong nangangalakal dito sa kalsada ng syudad. Simula nang mapalayas ako sa apartment na tinutuluyan ko dati at wala din naman akong kahit sino na pwedeng lapitan. Si Alejandro ay nakadama ng pagkalungkot matapos madinig ang sinabi ni Esperanza. Kaya bigla niyang naisipan na imbitahin ang matanda na manirahan muna sa kanyang mansyon. May malawak na garahe ako doon na hindi ginagamit. Magiging masaya ako kung mananatili po muna kayo doon habang wala pa kayong malilipatan. Pahayag ni Alejandro na bigla na lamang nagpatahimik kay Esperanza. Labis na nabibigla ang matanda sa pagiging galante ng lalaki na nasa kanyang harapan. Naluluhang tinanggap ng matanda ang imbitasyon at nagawa na siyang dali ni Alejandro sa mansyon. Pagkarating doon ay agad ipinakita ni Alejandro kay Esperanza ang kanyang garahe. Mas malaki pa ito kaysa sa apartment na natirhan ko, sambit ni Esperanza sa kanyang isip. May komportable na ditong mahihigaan, may maliit na banyo at kusina. Napagtanto ni Esperanza na napakaswerte niya na makilala ang isang taong gaya ni Alejandro. Sa bawat araw na nagdaan, si Esperanza at Alejandro ay nagawang magkakilanlan ng mabuti. Nadiskubre ni Alejandro na ang matanda ay dating talentadong artist, pero kinakailangan niyang iwan ang kanyang hilig dahil sa hirap ng buhay. Si Esperanza naman ay nalaman na sa kabilang mayamang imahe na kinatatayuan ni Alejandro ay sadyang napakabuti ng kanyang puso. Unti-unti ang kakulangan ng dating nararamdaman ni Alejandro sa kanyang puso ay waring napupuna ng matanda. Nagawang itura ng matanda kay Alejandro kung paano magbigay halaga sa simpleng bagay gaya ng simpleng pagsikat ng araw sa umaga o mainit na kape sa malamig na panahon. Si Alejandro naman bilang kapalit ay binibigyang seguridad ang matanda at apeksyon na matagal nitong hinahangad. Gayunpaman, sa kabila ng pagkakaibigan ng dalawa ay naging masikreto pa rin si Esperanza patungkol sa kanyang nakaraan. May bagay na inililihim ang matanda na hindi naman pinipilit alamin ni Alejandro. Alam niyang kapag handa na si Esperanza ay magagawa niya rin itong ibahagi. Isang bata pang milyonaryo at matandang pulubi ay parehas na natagpuan ang kakulangang hinahanap nila sa kanya-kanya nilang sarili kung papanong nakahanda silang harapin ang magkasama ang anumang hamon na sasalubong sa kanila. Ilang linggo na rin ang nakalipas simula ng manirahan si Esperanza sa garahe ni Alejandro, nagawa niyang makibagay na lang sa kanyang bagong tirahan, gayon din ang patuloy na presensya ni Alejandro sa kanyang buhay. Sa kabila ng kabutihan na kanyang natatanggap, ay sinisigurado naman ng matanda na ang garahe ay palaging malinis at maayos. Ayaw ni Esperanza ang maging pabigat kahit kanino at ikinatutuwa naman ni Alejandro ang pagtira sa kanya ni Esperanza. Sa kabila ng kanilang malaking agwat sa edad, ay nagawa nilang makahanap ng bagay na mapagkakasunduan gaya ng pagkahilig sa art at music. Kaya naman marami silang napagkwentuhan at napag-uusapan. Isang beses habang nagkakapisahar din, ay naisip ni Esperanza na malapit na pala sumapit ang kanyang kaarawan, pero hanggang sa araw na yon ay wala pa rin nalalaman si Alejandro may kinalaman sa kanyang nakaraan. Kaya naman naisip na ni Alejandro ang magtanong. Alam ko na hindi ka makwento may kinalaman sa nakaraan mo,
pero gusto kitang makilala ng lubos. Gusto ko lang malaman kung ano ang buhay mo noon, nung bago pa kita makita. Si Esperanza sa nabiglang tanong ay napayuko na lamang. Nakikita ni Alejandro na labis siyang nahihirapan sa kanyang emosyon, pero ilang sandali pa ay nagawa na ring tumingin ni Esperanza ng diretso. Ang buhay ko, bago mo ako makita ay sadyang napakahirap. Ako ay napaharap bigla sa mahihirap na pagdedesisyon sa sitwasyon na hindi ko inaasahang mangyayari. At mas ginugusto ko na lang na huwag isipin yun. May pagkaunawa namang tumugon si Alejandro. Naiintindihan ko naman na ayaw mo talagang mapag-usapan ito. Gusto ko lang sabihin sa'yo na ano't ano man ang pinagdaanan mo ay nandito lang ako para magbigay suporta. Isa kang pambihirang tao at karapatan mong maging masaya. Marahang hinawakan ni Esperanza ang kanyang kamay. Isa kang mabuting kaibigan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng naitulong mo sa akin. Darating din ang araw na masasabi ko sa iyo ang storya ko. Sa ngayon siguro, magsasaya na muna ako sa kung anong meron ako. Ngumiti din naman si Alejandro bilang tugon. Okay lang yun. Kung kailan mo gustong sabihin ay ayos lang. Nakahanda naman akong makinig sa iyo kapag handa ka na. Simula ng sandaling yun ay ginawa na ni Alejandro ang lahat para masaayos at mapaganda ang kaarawan ni Esperanza. Nais sa kanyang iparamdam ni Alejandro kung gaano siya kaimportante. Nagawa niyang isaayos ng gusto ang garahe mula sa dekorasyon, mga bulaklak, mga lobo at mga handa na ring pagkain. Nagawa din niyang imbitahin ang mga dating kaibigan ni Esperanza na nagawa niyang hanapin sa mga contacts nito. Pagsapit ng kaarawan ng matanda ay nagawa pa itong ipasyal ni Alejandro sa syudad. Ito ay para malibang si Esperanza habang hinahanda ang preparasyon. Pagkabalik ng mansyon, si Esperanza ay sadyang nasorpresa. Nagulat sa pagsasaayos na inorganisa ni Alejandro. Dahil sa saya ay napaluhan na siyang bigla at napayakap kay Alejandro ng mahigpit. Wala siyang masabi kundi pasasalamat dahil wala pa umanong sino man ang nagpakita ng ganun sa kanya. Isa kang anghel, Alejandro. Hindi, ikaw ang tunay na anghel, Esperanza. Pinuno mo ang aking buhay ng saya at liwanag. Kaya gumawa ako ng isang espesyal na bagay para mapatunayan sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Habang napapaligiran ang kanilang mga kapamilya at kaibigan, si Alejandro at Esperanza ay nagsaya ng mga oras na yon na puno ang kaarawan ni Esperanza ng pagtatawanan, pagsasayawan at maraming pagkain. Sa kauna-unahang beses, muli makalipas na rin ang maraming taon na nagdaan, ay ngayon lamang muli naramdaman ni Esperanza na mabigyan ng pagmamahal at pagpapahalaga. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan, ay walang ibang nais si Alejandro kundi ang malaman ang sekreto ng buhay ng kanyang kaibigan. Ramdam ni Alejandro na ganun na lamang kaimportante yon para itago ni Esperanza at hindi basta sabihin. Gayunman ay ayaw niya namang pwersahin ito sa pagsasalita. Hindi niya alam na malapit na rin niyang malaman ang katotohanang nais niyang malaman sa paraang hindi niya inaasahan at ang revelasyon na yon ang siyang magbabago ng kanilang buhay kailanman. Isang tahimik na umaga noon sa bahay ni Alejandro, si Esperanza ay nasa garahe lamang at naghahanda ng almusal. Si Alejandro ay nagawa ng magpaalam kay Esperanza dahil marami pa umano itong gagawin sa opisina. Sa kanyang pag-alis ay dito inilabas na Esperanza sa ilalim ng kamang kanyang hinihigaan ang isang briefcase. Nagawa niyang buksan ito ng nanginginig niyang kamay. Naglabas ng sketchpad at lapis. May ilang taon na rin simula nang huli siyang makaguhit. Pero naisip niya na may panahon pa para maibalik ang kanyang hilig at talento. Siya ay naupo sa isang sahig ng garahe at nagsimula ng mag-drawing. Sa una ay naging magulo ang kanyang mga strokes. Pero ilang sandali pa ay waring nagbalik ang pagkaswabe ng kanyang kamay sa pagguhit. Nagawa niyang iguhit ang ilang lugar mula sa memorya ng kanyang kabataan at mga tao na kanyang nakilala sa maraming taon niyang ibinuhay sa mundo. Maraming alaala ang biglang nagbalik kay Esperanza ng mga sandaling iyon. Ilang oras ding naging tutok si Esperanza sa kanyang ginagawa. Hindi napansin si Alejandro sa kanyang likuran na nanonood sa kanya. Labis na bumilib si Alejandro sa husay na taglay ni Esperanza, lalo na kung paano nito bigyang buhay ang bawat ekspresyon ng mga taong kanyang iginuguhit. Ilang sandali pa ay napalingon na si Esperanza sa kanyang likuran kung saan nakita niya si Alejandro. Natakot siyang bigla na animoy may ginawa siyang masama. Patawad,
Wala sa intensyon ko na takutin ka, sambit ni Alejandro habang lumalapit kay Esperanza. Ngayon lang kasi kitang nakita na mag-drawing. Napakahusay mo nga. Namula namang bigla si Esperanza sa kanyang nadinig. Salamat Alejandro. Matagal-tagal na rin nung huli kong ginawa ito. Naramdaman ko na lang bigla na parang gusto kong balikan ang pagguhit. Ang husay mo naman gumuhit eh. Bakit ka ba napahinto? Si Esperanza ay napahinga na lamang ng malalim at biglang natahimik. Napansin na rin niya ang paghihirap ni Alejandro sa pagkukontrol ng kanyang emosyon. Kinakailangan kong mag-iwan ng maraming mga gamit simula ng magbago ang aking buhay. At isa na nga dito ang pagdodrawing. Pero ngayong nandito na ako, ay magagawa ko na rin makabalik sa mga bagay na nakakapagpasaya sa akin. Sa mga sandaling iyon, ay nagawa ng dalawang makapag-usap. Buong maghapon silang nag-usap may kinalaman sa art at musika. Nagbahagian ng kanya-kanyang istorya. Nagawa na rin ikwento ni Alejandro ang kwento ng kanyang kabataan, kung saan nangulila siya noon at nakatagpo lamang ng kapayapaan sa pamamagitan ng musika at sining. Si Esperanza naman ay nagawang ikwento ang mga lugar na kanyang nabisita at mga taong kanyang nakasalamuhan noon. Pero sa kabila pa rin ng pagiging malapit nilang dalawa, si Esperanza ay naging tahimik pa rin sa madilim na detalye ng kanyang nakalipas. Ramdam naman ni Alejandro na sadyang may inililihim si Esperanza sa kanya. Gayunpaman, sa ngayon ay walang ibang nais si Alejandro kundi ang suportahan munang mapasaya si Esperanza. Ang hindi alam ni Alejandro ay malalaman din niya ang mga kasagutang matagal na niyang inaasam. Matapos makita ang kakaibang talento ng kanyang kaibigan, ay mas naging determinado si Alejandro na tulungan si Esperanza. Nais niyang mabigyang pagkakataong muli ang husay at talento ng kanyang kaibigan. Isang beses ay nagawa ni Alejandro na kumuha ng ilang detalye may kinalaman kay Esperanza mula sa dati nitong kaibigan at dito nagawa niyang madiskubre ang lahat. Napag-alaman niya na si Esperanza ay isa palang kilalang painter noong kanyang kadalagahan kung saan nagawa nitong maging parte ng exhibition sa ilang prestehiyosong gallery sa kanilang bansa. Ang kanyang mga gawa ay hinangaan ng napakaraming kritiko at kolektor. Isang dalaga na inaasahang magkakaroon ng napakapatas na karir sa hinaharap. Pero dalawang dekada ang makalipas, si Esperanza ay bigla na lang naglaho sa mundo ng sining at walang sino man noon ang nakakaalam kung nasan siya. Maraming nagsabi noon na meron siyang personal na problema. May iilan namang nagsabi na marahil ay nawalan na siya ng interes sa pagpipinta. Sadyang naintriga naman si Alejandro sa istorya ni Esperanza. Ano nga bang nangyari para sa isang talentadong artist na abandonahin na lang ang karir niya ng ganun na lang? At bakit nga ba siya nauwi sa pamumuhay sa kalsada ng walang kahit ano? Isang tanghali habang ang magkaibigan ay nagtsatsaa sa hardin ay nagkaroon si Alejandro ng oportunidad para mapag-usapan ang kanyang nadiskubre. May gusto sana akong itanong sa'yo. May natanungan kasi ako patungkol sa iyo at sa iyong nakaraan at nalaman ko isa ka palang sikat na pintor noon. Bakit ka naman huminto ng bigla? Natahimik bigla si Esperanza pero ilang sandali pa ay nagawa din niyang magsalita. Mahabang istorya Alejandro. Isang nakalipas na nagawa kong limutin sa loob ng maraming taon. Hindi pa rin ako handang maungkat ito ngayon. Naunawaan din naman ni Alejandro ang desisyon ng kanyang kaibigan. Walang problema, hindi kita pipilitin. Ang gusto ko lang ngayon ay matulungan kang ipagpatuloy ang karir na iyong naiwan. Magagawa mo talaga yon sa kabila ng mga naitulong mo sa akin? Gaya ng sabi ko, isa kang pambihira at mabuting babae na karapat dapat lamang maging masaya. Natuwa din naman si Esperanza. Mula noon hanggang ngayon ay walang pinagbago si Alejandro sa kanya. Matagal-tagal na rin ang huli akong nakapagpinta. Hindi ko nga alam kung makakaya ko pang gawin yon. Maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang tulong at suporta mong ginagawa. Walang ibang naging dedikasyon si Alejandro, kundi ang matulungan si Esperanza. Lalo't pamilya na ang turing niya dito. Nais niyang suportahan ang talento ni Esperanza sa sining na nagawa niyang bilhan ng mga materyales na kailangan at canvases. Si Esperanza naman ay nagpinta na nagpinta. Lingid sa kaalaman ni Alejandro, na ang pagbabalik ni Esperanza sa mundo ng sining ay may hindi magandang kakahinatnan na maghahatid sa kanila ng isang eksena na napupuno ng sikreto at revelasyon.
Makalipas ang isang linggo ng muling pagbabalik ni Esperanza sa pagpipinta, ay waring nagbago na ito base sa kanyang pag-oobserba. Isang tanghali muli, habang si Esperanza ay abala noon sa pagpipinta, ay biglang dumating si Alejandro dala ang isang nakakasabik na preposisyon. Meron akong sorpresa sa iyo, Esperanza. Nakausap ko yung ilang kaibigan ko sa art world. At sinabi ko sa kanila ang iyong talento. Kaya nagawa nila akong tanungin kung pwede ba kitang ipasok sa isang local exhibition na magaganap. Si Esperanza ay natahimik at natulala. Halos hindi na niya maalala ang huling exhibition na kanyang naatendan. Magkahalong takot naman at pagkasabik ang kanyang nararamdaman. Hindi ko alam eh. Matagal na akong walang karanasan. Baka mamaya hindi nila magustuhan ang likha ko. Esperanza, ano ka ba? Napakahusay mong pintor. Ang sining mo ay napakaganda at alam kong maiibigan niya ng mga kritiko sa event. Kung hindi man nila magustuhan, eh ano naman ngayon? Ang importante, kaya ko ginagawa ito ay para maging masaya ka sa iyong ginagawa din. Si Esperanza ay naluha na lamang sa pagkasaya. Tama ka nga siguro, Alejandro. Matagal ko ding tinago ang kahusayan na ito. Siguro panahon na para maipakitang muli sa iba ang aking kakayahan. Naging masaya din si Alejandro sa naging desisyon ng kanyang kaibigan at nakahanda siyang tumulong hanggang sa huli. Huwag ka nang mag-alala sa kung ano pa. Ako ang bahala sa ibang detalye na kinakailangan. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-concentrate ka lang sa iyong ginagawa. Si Esperanza ay nagbigay tuon naman sa pagpipinta hanggang sa maibalik niya ang dati niyang kumpiyansang tinataglay. At nandyan lang si Alejandro sa kanyang tabi para sa pagsusuporta sa kanyang kinakailangan. Dinadalan siya ng pagkain at maiinom sa tuwing siya'y makakalimot. Pinapalakas ang loob niya sa tuwing siya'y napanghihinaan hanggang sa dumating ang araw ng eksibisyon. Kinakabahan si Esperanza pero labis ding nasasabik. Kailangan niyang harapin ang kanyang nakalipas na kanyang kinatatakutan. Pagkarating nila sa gallery ay halos mapaatras si Esperanza nang mabungaran ang napakaraming tao na karamihan ay mga art critics at art lovers. Nakadisplay na doon ang painting ni Esperanza na nagagawang pagkumpula ng ibang tao na nagbibigay ng kanya-kanya nilang opinyon. Sinabi ng isa na nararamdaman niya ang nararamdaman ng artist habang ito'y nagpipinta nang dahil sa emosyong pinapakita ng imahe. Dagdag pa ng isa na ang bawat detalye ng painting ay napupuno ng emosyon at sadyang napakaganda. Si Esperanza ay naluluha na lamang sa kanyang nadidinig matapos ang maraming taon ng labis na pagsisisi at takot na kanyang naramdaman. Salamat, Alejandro. Hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa'yo. Si Alejandro ay hindi na nakatugon pa dahil sa biglaang pagdating ng isang lalaki. Esperanza? Ikaw ba yan? Ako ito, si Mr. Ernesto. Hindi mo ba ako naaalala? Kasama mo ako noon sa art school. Maraming taon na rin ang nakakaraan. Si Esperanza ay natigilan. Si Ernesto ay isa sa kanyang matalik na kaibigan nung siya'y dalaga pa. Si Ernesto din ang nakasaksi sa isa sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay. Ernesto, hindi ko inaasahan na makita ka dito. Alam kong matagal-tagal na din nung huli tayong magkita, pero nung mabasa ko ang pangalan mo sa listahan ng mga artist, ay sadyang pumunta ako dito para makita ka. Marami tayong dapat pag-usapan. Si Esperanza ay napatingin na lamang kay Alejandro nang may pag-aalala. Nakakatuwa din naman ng kanyang mga gawa. Higit pa sa kanyang inaasahan ay napupuno ito ng pagpupuri ng bawat taong nakakakita nito. Ayon pa kay Ernesto. Dala ng pagka-interes, lalo na nang makita niyang pagkabagabag ni Esperanza, ay nagawa niyang imbitahin si Ernesto na maghapunan sa kanyang mansyon. Napagtanto naman ni Esperanza na kinakailangan niya ring harapin ang kanyang nakaraan. Sumama din naman si Ernesto at ganap na silang nagsalo-salo sa pagkainan. Habang nag-aapunan ay nagawa naman ni Ernesto na ikwento ang kanyang buhay bago siya matapos sa art school. Nagawa niyang magtrabaho bilang isang art critic sa isang magazine sa dyaryo. Nung una pa lang ay alam ko ng malayong mararating mo, Esperanza. Ang mga likha mo ay sadyang maganda at napupuno ng emosyon. Tsak na malayong mararating mo sa mundo ng sining. Si Esperanza ay napangiti na rin sa pagkalungkot. Sadyang hindi lang nangyari sa akin ang dapat kong inaasahan.
Si Alejandro naman ay tahimik lang na nakikinig. Oo nga eh, hindi ko din alam kung ano bang nangyari sa'yo. Kung hindi ka pa handang magsabi lalo't nandito ako, maiintindihan ko, marahang salita ni Alejandro. Hindi Alejandro, sa tingin ko'y panahon na ito para masabi ko ang katotohanan na matagal ko na ding itinatago. Gusto ko na ding malaman mo ito. 20 taon ang nakakaraan ay may naging kasintahan akong nagngangalang Ricardo. Isang lalaking sadyang pumukaw sa aking puso dahil sa angkin niyang karisma at malawak na kaalaman sa mundo ng sining. Wala akong kaalam-alam na si Ricardo pala ay nabibilang din sa ilang illegal na transaksyon. Ginamit niya ang relasyon namin para makapagbenta siya ng mga peking artworks na naibibenta niya ng mahal sa mga kolektor. Nang malaman ko ito ay agad ko siyang kinompronta at tinakot na isusuplong ko siya agad sa mga pulis. Pero nagalit si Ricardo sa mga sinabi ko. Kaya isang gabi ay nagawa niya akong saktan at abusuhin. Nagawa ko siyang matakasan pero ang trauma ng gabing yun ay naiwan sa akin. Yun ang punto kung saan nagawa kong magtago. Sa takot na saktan akong muli at baka mapatay ni Ricardo. Iniwan ko ang lahat at hindi na nagbalik. Si Alejandro at Ernesto ay nakinig ng maigi sa kwento ni Esperanza at pareha silang nakadama ng pagkatakot at awa. Patawad, wala akong alam sa pinagdaanan mo pero gaya ng sabi ko, ay nandirito lang ako palagi para suportahan ka. Wala nang mananakit sa iyo kailanman at gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya para maprotektahan ka. Ako din, maasahan mo ko palagi Esperanza. Maraming salamat sa inyong dalawa. Makalipas ang 1 buwan ng pagsasama nilang magkakaibigan dahil na rin sa pinagsamang suporta ni Alejandro at Ernesto ay hindi naging huli ang lahat para kay Esperanza na maging kilala sa larangan ng sining na dapat ay matagal na niyang kinamtan. Maraming kolektor ang bumili ng painting ni Esperanza pero sa kabila nito ay hindi pa rin niya nilisan ang lugar ng kanyang tinatahanang garahe na nagmisto lang isang art museum nang dahil sa mga nagkalat niyang mga pinta at hindi pa tapos na canvases. Sa katagalan ay hindi na lang din naging mag-isa sa Esperanza sa paninirahan sa garahe. Kasabay din kasi ng pagbabalik niya sa kanyang karir ay mas naging malapit pang lalo ang kanyang damdamin kay Alejandro. Nagawa nilang magtapat ng pag-iibigan sa isa't isa at ang damdamin na yon ay hindi na nila nagawang maitanggi. Makalipas ang 2 taon ay nagawa nilang magkaanak. Masaya sa Esperanza sa ngayon at labis na nagpapasalamat sa Diyos dahil nagawa nitong ipakilala si Alejandro sa kanya na hindi lamang siya binigyan ng sobra-sobrang suporta kundi labis ding pagmamahal. Si Ernesto naman ay natutuwa na magkaroon ng inaanak na alam niyang pagdating ng araw ay magmamana ng kagalingan at talento ng kanyang ina sa larangan ng sining at siya ay pagmamalaki din ng marami. Sila simula noon ay naging masaya ng pamilya at masagana. Naging kilala na rin si Esperanza hindi lamang sa kanilang lugar kundi maging sa buo nilang bansa. Isang pangarap na inakala niyang nilamon na ng panahon pero ngayon ay nagawang matupad sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan.